Selena Farsa will be back, pero may Kimmy Granger na naman tayo makita. Hindi po sira ang screen nyo. Double marksman na talaga ang meta natin. Double marksman is real. By the way, tayo nagpauso niyan. Pero Team Long Range, Kimmy Granger na naman ang nakita natin dito. Malayo pa lang, tinitira ka na. Sabi nga dito ng kaibigan natin Prop B for the lineup. Obre, meanwhile, Sun Sparks, medyo kakaiba to. Pumasok ang Selena pick ngayon na binan kanina. So, binigay ng Brandy Sports para sa Sun Sparks yung ating Selena, which is one of the best first picks na nakita natin ngayon sa meta para makuha din yung Farsa. Pero you know what? Usually, Selena ang sagot sa Farsa. So, Brandy Sports, mukhang prepared sila with something kasi super duper rich ang kanilang gagawin. Ranger Farsa now, Coco in trouble, pero nag-flicker away. Safe for now. Parang sabi kasi dito ng Sun Sparks, dadaanin nyo kami sa rage. Dadaanin namin kayo sa suntukan! Para yan yan, inaliyup. Para kay Kill BJ, the King. Kill BJ, the King. At mukhang ang kanyang Dwayne Wade sa ngayon, si Raplesia. Si Raplesia, oo. Eh, alam mo naman, si Raplesia, eh, kapag binigyan mo yan ng hero na nangahambalos, favorite niya yan, eh. Favorite niya yan, eh. So, ibig sabihin dito, with the help of the wagon as well, half health na kagad itong tower in the top lane. And this will give Team Sunsparks the opportunity to pressure the top. Yes. And the Jawhead and Selena can just roam around. Yeah. It's freely roam around din talaga. Alam natin na ang priority nila dito is negative damage, but Kiluwash will be able to run away. Nakita mo yun, ang dami niyang pinindot para lang makawala siya. Dash in, dash out. Soon po, Jeet Kune Do, grabe. Fast hands. Fast hands, wala pa nga yung Cyclone Eye. Pero ngayon, of that part. Of course, gonna be chased by Lasty only a little bit, tamang bugaw lang. Nakita natin sa Brand Esports is even after the death of, even after your first blood, I mean, sila pa rin ang nakakalamang ngayon sa ekonomiya. Kasi nga naman, ang reason is nakapag-farm si Carl Kizzy and even then, Carl Kizzy, siya pa ang maunang makapag-farm. Napakabilis nito para sa side of Brand Esports and I think kailangan na lang gumalaw dahil inuunat sila ng Sunsparks. The arrow will hit. The tower is not enough. That is of course a flame shot counter. Go from Lusty to Manamap plus the Dead Sonata. The long range game is in favor of Team Brand Esports. Medyo may konting misplay lang mula sa Sun Sparks. They were supposed to throw yung kanilang kalaban pero ang nabato is Selena. So, konting misstep, but you still have to take note. Brand Esports, ang ganda ng kanilang punish sa top lane. Go for JP, the combo skill, Rebo. Feathered airstrike, almost taking down. This is the problem. Kahit takbuhan mo, parang mahahabol ka pa rin. Oo eh, kahit saan ka pumunta, merong tinira sa'yo sa harap, may tatlong Dead Sonata, at meron pang Feathered Airstrike na galing sa taas. So what they need to do para dito sa Sunsparks ay kailangan nilang iwasan yung Tyrant's Revenge na nanggagaling dito kay Lasty. Look at this. Sabi ni Lasty, alam mo na Plesha, hindi lang naman ikaw ang may kamukha kay Kupra eh. Kaya ko rin eh. Parang gano'n, no? Instant burst. Lasty pa rin. One of the best playmakers out there. Sabihin natin si Rapino yung championship Kupra, pero hindi mo pwedeng tanggalin. Kaya Lasty, yung lupit na kanyang Kupra. Nakita nyo na naman in action to get one pick off. Medyo nagpakilala si Ayabusa, pero hindi yan ako. Kakasabi lang natin, Wolf, iiwasan mo yung Tyrant's Revenge. Bakit? Napakabilis ng follow-up na meron ni Farsa ngayon. Mabilis. Ayun na kakasa. Boom! Bago pa ako magsalita, the burst is indeed real for the side of Brand Esports, 3-1 Sunsparks. Aasa pa kasi sila dito na tumama yung pana, tumama yung ejector. But meanwhile, Brand Esports, actually, pwede rin silang umox eh. By using the Dead Sonata or the maximum charge. Counted as pokes yun, tapos mapapabak yung Sunsparks kasi mas matatakot sila. Ang nawi-weirdoan na ako ngayon sa mga galawan ng mga teams natin. We don't know kung sino talaga yung core or support. Medyo nagpapalit pa rin sila. Kasi if you look at Sunsparks, sino ba talaga yung nag-start sa Agnes? Was it greed on this quote-unquote support na Selena? Was it Hayabusa talaga ng core? Medyo focus ang Sunsparks dito sa physical damage. And nakita na natin yung problema na hinaharap nila sa early game. Again, wala kang main, wala kang damage. Yes, isang armor lang ang pwede nyong counter para sa inyong lahat. But as you say this, nakabawi naman ang Sunsparks kanina sa bandang bottom lane. But still, the pressure is on for Brand Esports. Hindi sila lumalaban talaga ng harapan. What they do is just go. Oy, naku, tumama yung Dead Sonata.
is this go for the flame shot, hope for the best na may matulak, hope for the best na may ma-stun, and hope for the best na may ma-burst. Nice dodge with the flicker. That now si Rafflesia makikita ng apat member of flicker. Pero na stun will connect. Tatakbo will still be taken down. Brand Esports gets their fifth kill. Yun ang classic galaw ng Brand Esports. Pero wow! Okay, the spider sense para kay View dito. Mukhang naramdaman niya nandun si Aya Bungsada sa Redder Air Strike. But hiluwas, hindi mo na mauulit dito. Yung ginagawa mo kanina. JP, dito kalahati ang buhay niya. Pinapatay siya isa. Lastly, siya namumula naman dito. View, but just dash and out. Naku po, si Lastly namumula naman dito. The arrow will miss. But the Granger is falling low. JP going in for the blades. Bawi ang team ng Sunsparks. Hindi ko talaga maintindihan. Sunsparks, sabihin na natin ano sila eh, para din silang araw kay Majin. Meron silang oras kung saan doon sila tataas. They will rise, so to speak. And for whatever reason, they always give up yung early stages of the game para lang mag-comeback. Sunsparks knows exactly how they're gonna deal with the mid-game. Kaya nakikita natin, kahit malamang yung kanilang kalaban, meron pa rin silang mga win conditions. Definitely, agreeing with you, Wolf. Actually, Brent, gusto na sana nila mag-back doon. Pero kasi naipit sila eh. Yeah. Unfortunately, si Pew, nag-back na siya eh. Hindi nga siya dumaan sa bush eh. Kasi nagkaroon siya ng spider sense eh. Sabi niya baka nandito si JP. Meron. Pero nandun nga talaga si JP. And exactly, kung magbaback sila doon without all the skills, without all the setups na meron sila, again, yung laban ng Sunsparks dito, pang malapitan, pang bruskuhan, pang suntukan. Exactly. Meanwhile, yung Bren, pang malayuan talaga. Oh. So, kapag sa ganun kalapit, easy access si JP, exactly, easy access si Rafflesia sa kanyang ejector, kayang ma-burst si Pew and si Paring Carl Dizzy. Yeah. Kahit pa malayo, kahit pa sobrang taas nung damage output mo, kahit mag-invest ka ng sobrang dami gold para lang sa damage items, isang combo ka lang din ni Hayabusa. Definitely. The shadow kill is just way too strong. Yun yung kanilang condition dito para sa Sunsparks. Kailangan maganda yung pagkagamit ni JP. And so far, maganda naman yung galawan dito ni JP. And si JP ang magmumukhang make or break player dito dahil siya lang, may retribution siya. That can, paunahan sila dito ni Few, actually eh. Pero again, mas makakalapit kasi ang isang Hayabusa kesa sa isang Granger. Yeah. Granger, his only way to get in is the dash. The Rondo. Pero si JP, ang dami. May apat kang quad shadow, tapos meron ka pang ultimate. And look at this. Splitting them up. Sunsparks, katulad na ng kanilang classic na moveset, but Brandy Sports, they will group up. They need this. Sobrang bilis pa rin mag-push dito, pero may punch bang Sunsparks, Lusty. Okay. It's gonna be Greed. The first fall, hindi nila kakayanan dito yung Brandy Sports. Bago pa lang makalapit si Greed, pulado na siya kaagad. Sabi dito ng Sunsparks, wag na natin i-defend. Mag-push na lang tayo ng sarili kontra natin. Na lang. Kontra na lang. May ejector na magagat dito. Is Coco gonna fall down? Mukhang hindi. Team Sunsparks dito trying to push the DG Tower. Pero inuuna yung wagon. Okay. So, buying bodies just to buy the time ang Sunsparks. Hindi ito yung talagang way for them to win. Not a play to win, but a play not lose. But JP, something dashing it forward, pero mababanish pa rin ang Brand Esports at mukuha pa nila yung sa baba. Kiluwas na naman ang kapatay ng isa at ayun, double kill! Wow! With the way of the dragon, sa mabo na maximum charge, this is overstaying! Aliyup na naman! Nagtakita pa nila si Ribo, triple kill para kay Kiluwas. Nagahabol, Ribo, buti na lang. Ibon ang ibon. Ibong may live nagpad, pero dito si Rafflesia. Rafflesia, again, yeah. Sabi ko na, huwag mo ibibigay kay Rafflesia yung mga hero na nambabalagbag. Ako po. Grabe naman yung alley-oop na yun, man. Ultimate gonna be used, but Greed, moss over na nga dito, at sinulungan pa nga. Wanna go for Lusty, medyo makunat, Manjin. Makunat si paring Lusty, tumatakbo na parang ninja dito, pero ayun na naman, kala mo saan ka pupunta, sabi dito ni paring, paring Iluwas, merong unat talaga. Ang tagal, ang daming ginawa ng Sunsparks. Wow! That's a good connection. Close goes down. May kasama bang kill doon sa Hayabusa. Napakagandang connection with the stuns. Again, from Ribo, medyo nagpapakilala ulit dito si Ribo. Para sabi nila, all-star, malakas din ako. Hindi naman ako tatawagin doktor kung hindi ako nag-doctorate. Tama naman. Sabi ni paring Ribo, tama. Ayan na naman, Doc Ribo, kumakatok sa pintuan ninyo. And because of the overstaying of both teams, doon nagkakaroon ng mga balik-balik. It's a classic type of 5-on-5 clash. May natira, pero bakong na may na-stun. Pero nice the first! Launch attack! Grabe naman yung mga tulakan doon ng Brand Esports, and they'll get 2 kills. Hindi man lang tayo nakapag-react doon kay Majin. Sobrang bilis. Iba talaga pag Kimi Granger, pare.
Kimmy Grater. Iba talaga. Sobrang lakas. Sobrang lakas. Lahat ng bala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uy! Sabi ni Carl Tizzy, hindi lang ikaw ang pwede magpaputok. Grabe. Mr. View. This is the composition na nakita natin even in international seasons. International tournaments, ginamit na ng Pilipinas, particularly Sunsparks. Pinakita nila kung gano'ng kalakas itong combo na ito. Tumama yung stance sa top, pero hindi nila mapipigilan. Ang huling tore, tutumba na para sa Sunsparks. Can Sunsparks still defend this? Lumalaman dito si LBK, pero kulang na kulang yung dive steal niya doon. JP, nag-bait ng konti. Babalik na naman. Dash in, dash out. Pero mag-upo. Tinamaan ang tatlong bala ni Pew. At mukhang eto na yata. Yon, Manjin. Tatlo ka nila ang napatumba. Mukhang aapat pa yata sila. Green, Telepol. There's the ultimate. Lusty. Take it home. Kiluwas. Kapatumba pa ng Kimmy Grager. Pew and Carl Tizzy. Hindi gagana ang aliyup ninyo sa dalawang marksman. Bren Esports. Wow. Well, force game number 3.